go. So, I am Alice Jubilee from the SDPC. Now, we're going to discuss the Google paper or tutor you in Google. So, we have here the logic concepts. We have the negation, conjunction, disjunction, conditional, and biconditional. First, we have negation. So, negation, this is the sign of negation. Then, in pag pinasa mo siya, is not. Then, pagdating sa conjunction, we have this sign. Then, when we say it is P and Q. Pag disjunction naman, ito yung sign, then P or Q. Conditional sign is pupunta doon, then P, then Q. Then by conditional, yung arrow pupunta doon, tsaka dito. P, if, and only if. So, we have this sa preposition P and Q. So, in P, we have T, T, F, F, then Q. F, D, F. So, pag sinabi natin negation, it is a reciprocal. So, yung sa P, reciprocal mo lang yung magiging F, F, E, T. Then sa Q, F, T, F, T. Then pag sinabi naman natin conjunction, kailangan both true siya. So, dito sa proposition na P and Q, dito sa una, mayroong T, T, though, so magiging true siya. Then, ito na siya agad. Then, pagdating dito, T, F, but hindi siya both true, kaya F na siya. Then dito, we have FT, well, hindi din siya both true, kaya F na. Then pag FF, false na siya. Then we have the disjunction. So disjunction naman, kailangan lang natin ng one true. Then TT, T, TF, T, then FT, T, then FF, false. Then pagdating naman dito sa conditional, if P, then Q, then we have both true or pwede din. Pag nauna yung F, pwede na din siyang true. So we have TT, then T na siya, then TF, false siya, FT, true na siya kasi yung kasunod ng F is true. FF, we have true din. Then, ipag naman tayo sa biconditional. If I, P, if, and only, if you, we have, so dito naman, kailangan natin magkamukha yung ano niya, yung sa preposition niya. Kanyari, PT, then T na siya kabod. Pag dito, PF, false na siya. Then pag FT, false na din. FF, then true na siya. So we have here the example. Or, gets ko ba? We have here the example. Siyempre, una, pag sasagutan mo ito, kailangan kunin mo muna yung negation Q, then P. So, basahin ko muna yan. Ano? Parenthesis, not Q, and P. Tapos, or, negation P, ay not P, if, not P, if, and only, not Q. So, we have this, not Q. Nung not Q naman natin, nasa ano na siya? Nandito na siya sa may, nandito na siya sa may table natin. So, susunod ko na lang is, F, F, P, P. So, sunod natin is yung P. Nandito na din siya sa table natin. Then, P, P, F, F. So, ang hanapin natin is not Q and P. So, pag sinabi natin not Q and P, di ba ano? Ay, not Q or I and P. Di ba pag gano'n, ang hanapin natin is kailangan meron siyang isang true, ay both true sa statement. So, dito pa meron tayong both true. Then, F na siya. Dito, meron both true. Wala din. Dito din, wala. Dun din, wala. So, ayun yung sulit natin. So, dito naman tayo, padako naman tayo sa not P. Then sa not you. Nasa state, nasa ano din naman siya, nasa table na lang siya, copy na lang. So, not P is we have F, F, E, E. Then dito, F, E, F, E. So, ano siya? Biconditional siya. So, biconditional, di ba kailangan meron ding dalawang magkamukha ka, no? So, dito, magkamukha ba sila?
get is true na siya. Dito, wala, di ba? False na siya. Dito, wala din, false na siya. Tapos dito, pareho, true na siya. So, kukunin na natin ito ng buo. So, ang magiging sagot na niya is, ano naman siya is disjunction. Pag sinabi natin disjunction, di ba kailangan may isang true sa statement. So, titignan natin. Dito ba sa dalawa na ito, may isang true? True na siya. Dito, wala. False siya. Dito, false din siya. Dito, false. May isang true, may true. Lang tayo.